Math Thalino! Special TV! We care! We share! We learn! Lina, bakit parang ang lungkot mo? Iniisip ko kasing bigyan ng regalo ang matali kong kaibigan, kuya. Ang bait mo naman. Maganda yan. Ang pagiging mapagbigay ay pinagpapala. Pero ano bang gusto mong bigay sa kanya? Hindi ko kasi alam, kuya, kung magkano na lang ang matitirang kong pera sa 675. Mayroon ako. Kung ibibili ko siya ng blouse na nagkakahalaga ng 350 pesos. Madali lang yan. Pwede natin gamitin ang Polya's 4-step procedure sa pag-solve ng mga word problems. Mga bata, napag-aralan na natin noong nakaraang aralin kung ano ang mga word problems. Ang word problem ay isang sitwasyon na ipinaliwanag sa pamamagitan ng salita na maaaring isolve sa pamamagitan ng mathematics. Atin na rin nalaman kung ano ang Polya's 4-step procedure. Katulad ng sinabi ko, Lina, gagamitin natin ang Polya's 4-step procedure upang malaman natin ang matitira mong pera kapag binili mo na ang blouse na para sa iyong kaibigan. Naku, kuya! Atin nang aralin ulit ang Polya's 4-step procedure
upang malaman ko na ang sagot. Sige, basta makinig kang mabuti ha. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Kim. Ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Inyo nang napag-aralan noong nakaraang aralin ang tungkol sa Polya's 4-step procedure kung saan ginamit ito sa pag-solve ng word problem sa addition. Atin na naman itong gagamitin ngayon sa pag-solve naman ng mga word problem involving subtraction. Bago natin simulan ang aralin na ito, balikan natin kung ano ang Polya's 4-step procedure at ang apat na hakbang nito. Ang Polya's 4-step procedure ay isang paraan upang mapadali ang pagsagot ng isang word problem. Ginawa ito ng isang mathematician upang mas mapadali ang pagsagot sa isang mathematical problem. Naalala niyo ba kung sino ang mathematician nito, mga bata? Tama! Si George Polya. Ang galing niyo naman, ang Polya's 4-step procedure ay binubuo ng isang sistematikong paraan ng pagsagot. Narito ang mga steps o hakbang kung paano ito gawin. Basahin natin. Unang hakbang. Understand the problem. Ikalawang hakbang. Plan. Ikatlong hakbang. Solve. Ikaapat na hakbang. Check or look back. Basahin niyo ulit mga bata. Understand the problem. Plan. Solve, check, or look back. Ngayong alam na natin ang mga hakbang ng Polya's 4-step procedure, handa na nating sagutin ang mga word problem involving subtraction. Umpisahan na natin. Panoorin ito mga bata. Nakakatuwa at napakaraming mga alkohol ang idinonate sa ating barangay. Malaking tulong ito sa ating mga kabarangay. Tiyak na mabibigyan silang lahat. Oo nga po, Kapitana. Lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Napakahalaga po nito sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating katawan. Ilan ba lahat ang mga alcohol na na-donate? Mayroon po tayong 6,375 na donated alcohol bottle, Kapitana. Aba! May matitira pa tayo kung ganoon. Ang ating barangay ay may 4,231 na populasyon. Maaari pa nating itabi ang mga sobrang alcohol sa susunod na aktibidad ng ating barangay. Oo nga po. Nanood bang mabuti mga bata? Mainam kung ganon. Ngayon, narito na ang word problem mula sa inyong napanood. Nakatanggap ang barangay Makulay ng 6,375 na alcohol bottles bilang donasyon. Ang barangay ay may 4,231 na populasyon. Ang bawat isa ay nakatanggap ng alcohol bottle. Ilang alcohol bottles pa ang natira para sa barangay Makulay? Paano natin masasagot ang word problem na ito gamit ang Polya's 4-step procedure? Iyan ang inyong dapat abangan sa pagbabalik ng Matalino! 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 Gamit ang Polya's 4-step procedure, sagutin na natin ang word problem. Ano kasi ang unang hakbang? Tama! Understand the problem. Ibig sabihin nito, kailangang intindihin mabuti ang word problem na ibinigay. Kailangang malaman ang tinatanong sa word problem. Sinasagot nito ang What is asked?
Dapat ding makita kung anong mga numbers na ginamit sa word problem at para saan ang mga ito. Given ang tawag sa mga ito. At sinasagot ang tanong na, what are given? Balikan natin ang word problem. Basahin natin ulit mga bata. Nakatanggap ang barangay Makulay ng 6,375 na alcohol bottles bilang donasyon. Ang barangay ay may 4,231 na populasyon. Ang bawat isa ay nakatanggap ng alcohol bottle. Ilang alcohol bottles pa ang natira para sa barangay Makulay? Sagutin natin ang mga tanong na what is asked at what are given? Ang tanong na what is asked ang una nating aalamin. Katulad ng naituro sa inyo, makikita ang asked mula sa pangungusap na ginagamitan ng question mark o tandang pananong sa dulo. Sa word problem, ang pangungusap na may tandang pananong ay ilang alcohol bottles pa ang natira sa barangay Makulay? Mula sa pangungusap na ito, makikita natin ang what is asked. Sa tingin ninyo mga bata, ano ang tinatanong sa word problem? Alam nyo ba? Thumbs up sa inyo! Ang tinatanong ay bilang ng mga natirang alcohol bottles. What is asked? Bilang ng mga natirang alcohol bottles. Susunod naman, ang mga given sa word problem ang ating hahanapin at para saan ang mga ito. Tandaan mga bata, ang mga given ay mga numbers na ibinibigay sa isang word problem. Sa palagay nyo, anong mga given dito? Ang huhusayin nyo naman, ang mga given sa word problem ay 6,375 alcohol bottles na donasyon sa barangay Makulay at 4,231 bilang ng populasyon na nakatanggap ng alcohol bottles. Alam na natin ang given at ang asked. Ibig sabihin, naiintindihan na natin ang word problem. Nasagot na ang unang hakbang mga bata? Understand the problem. What is asked? Bilang ng mga natirang alcohol bottles. What are given? 6,375 alcohol bottles na donasyon sa barangay Makulay. 4,231 bilang ng populasyon na nakatanggap ng alcohol sa barangay Makulay. Gagawin na natin ang ikalawang step o hakbang at ito ang plan. Ang plan ay isipin natin ang paraan kung paano i-solve ang word problem. Hahanapin natin ang sagot sa tanong na what is asked? Anong mathematical operation kaya ang pwede natin gamitin? Ang asked ay ilang alcohol bottles pa ang natira sa barangay Makulay. Mapapansin na ginamit ang salitang natira sa asked. Ito ay nagsisilbing word clue dahil ito ay may kaugnayan sa salitang pagbabawas. Sa inyong palagay, anong paraan o mathematical operation kaya ang ating gagamitin upang masagot ang tanong na ito? Ang galing! Good job! Subtraction! Word clue. Natira. Operation to be used. Subtraction.
kailangan nating isubtract ang bilang ng populasyon mula sa bilang ng alcohol bottles na donasyon. Isusulat natin ito sa ganitong paraan. 6,375 minus 4,231 equals sagot. Katulad sa addition, gagamitin din natin ang titik na N upang i-represent ang sagot. Ito ay magiging 6,375 minus 4,231 equals N. Number sentence ang tawag dito. Ngayon, nagawa na natin ang second step. May plan na tayo sa pagsagot. Handa na ba tayo para sa third step? Ito ay ang solve. Solve, sa step na ito, gagawin na ang planong nabuo gamit ang number sentence. 6,375 minus 4,231 equals N. Sa pamamagitan ng column o vertical form, umpisahan na natin ang pag-subtract. 6,375 minus 4,231. Natutunan ninyo sa ating nakaraang aralin na ang pag-subtract ay laging nagsisimula sa numbers na may pinakamababang value hanggang sa pinakamalaki. Umpisahan na natin ang pag-subtract. Sa palagay mo, sa anong number tayo magsisimula? Ang galing! Magsisimula tayo sa 5 at 1. Dahil ang mga ito ay nasa ones place. 5 minus 1 is equal to... Ano ang sagot? Tama! 4 nga! Isusulat ito sa ilalim ng dalawang numero. Isunod na natin ang mga numbers na nasa tens place. Ano ang mga ito? Ang galing! 7 at 3. 7 minus 3 equals 2. Ano kaya ang sagot? Mahusay! 4. 2 thumbs up para sa inyo. Isusulat natin ito sa ilalim ng tens na place value. Isasubtract naman natin ngayon ang mga numbers na nasa hundreds na place value. Ano-anong mga numbers na nasa hundreds? Magaling! 3 at 2. 3 minus 2 is equal to... Alam nyo ba? Tama na naman! 1. Isulat natin ito sa ilalim ng hundreds na place value. Pinakahuli, ang mga numbers na ating isasubtract ay ang may mga pinakamalalaking place value, ang thousands. Anong number ang mga ito? Correct! 6 at 4. 6 minus 4 is equal to? Ano kaya? Good job! 2 ang sagot. Isulat na natin ang 2 sa ilalim ng thousands. Nakuha na natin ang sagot. 6,375 minus 4,231 is equal to 2,144.
mayroon pang 2,144 na alcohol bottles ang natira para sa Barangay Makulay. Mga bata, tandaan ninyo na ang tawag sa paraan ng pagsosolve o pagkuha ng sagot sa Step 3 ay solution. Nakakuha na tayo ng sagot o solution sa word problem. Magpatuloy na tayo sa ika-apat o huling step ng POLYAS 4-step procedure. Ito ay ang check or look back. Sa check or look back, susuriin natin kung tama ba ang ating nakuhang sagot o difference. Tandaan mga bata, para malaman kung tama ang difference na nakuha, i-add ang difference at subtrahen. Dapat ang makukuha niyong sagot ay minwend. Tama kaya ang 2,144 na difference na nakuha natin? Malalaman ninyo ang kasagutan sa pagbabalik ng Matalino! 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 Tignan ito mga bata. 6,375 minwend minus 4,231 subtrahend equals 2,144 difference. I-add na natin ang difference at subtrahend katulad nito. 2,144 difference plus 4,231 subtrahend. I-add na ninyo mga bata. Tapos na ba? Ganito ba ang nakuha niyong sagot? 2,144 difference plus 4,231 subtrahend equals 6,375. Katulad ba ng nakuha nating sagot ang minwend? Magkatulad nga sila. Kung ganon, tama ang ating sagot. 6,375 minus 4,231 equals 2,144. 2,144 nga ang difference. 2,144 ang bilang ng mga natirang alcohol. $2,144 pa pala ang mga natira nating alcohol bottles. Maaari pa nating gawing karagdagan ang mga ito sa mga paparating pang donation sa ating barangay. Tama po kayo, Kapitana. Maliit na bagay lang po ang alcohol kung titingnan natin. Ngunit ang mahalaga po dito ang pagtutulungan ng ating barangay, lalo na sa panahon ng pandemya. Oo naman. O sige, ibalik na natin sa storage room ng ating barangay hall ang mga natira pa. Ganun pala ang POLYAS 4-step procedure, Kuya. Oo, Lina. Tandaan mo lang ang apat na hakbang nito upang maging gabay mo sa pagsagot. Tingnan ko nga kung alam mo ang mga ito. Ang mga hakbang sa POLYAS 4-step procedure ay understand the problem, plan, solve at check, and look back. Ang galing nga! Ngayon, tingnan ko nga kung kaya mong sagutin ang word problem na may kaugnayan sa sinabi mo sa akin kanina. Kung ikaw ay may 675 pesos at bibilhin mo ang blouse para sa kaibigan mo na nagkakahalaga ng 350 pesos, magkano na lang ang matitira sa pera mo? Ano naman ang asked? Magkano na lang ang natira kong pera? Ano
ang given sa word problem na ito. 675 pesos ang pera mayroon ako at 350 ang halaga ng blouse na bibilhin ko. Magaling! Ang talino mo, Lina, nagawa mo na ang first step. Ngayon, sa palagay mo, anong mathematical operation ang gagamitin mo upang makuha mo ang sagot sa asked? Ah! Subtraction, kuya! Ano naman ang number sentence? 675 pesos minus 350 pesos equals N. Napakahusay mo! Ngayon, isolve mo na ito para malaman mo ang matitira mo pang pera. $675 minus 350 equals 325 pesos. Kuya, may matitira pa akong 325. Sigurado ka na ba, Lina? Maaari ka namang mag-check at look back. I-add mo ang nakuha mong difference at subtrahend. Dapat ang minuend na 675 ang makuha mo. 325 pesos plus 350 pesos equals 675. 675 pesos nga ang nakuha ko, kuya. Kung ganon, tama nga ang nakuha mong difference. Ang galing mo, Lina. Alam niyo na ang paggamit ng Polya's 4-step procedure sa pagsagot ng word problem. Tignan natin kung magagawa mong ibigay ang hinihingi ng bawat step sa word problem na aking ibibigay. Ngunit bago natin simulan ang pagsasanay, balikan natin ang apat na steps, basahin ng malakas mga bata. Polya's 4-step procedure. Understand the problem. Plan. Solve. Check or look back. Ang gagaling! Handa na nga kayo para sa pagsagot. Ihanda ang lapis at papel. Mga bata, it's matalino time! Narito ang word problem. Ang orihinal na presyo ng isang pares ng sapatos ay 2,540 pesos. Kung nabili ni Grace ito ng mas mababa ng 1,725 pesos sa orihinal na presyo nito, magkanong nabili ni Grace ang pares ng sapatos? Gamit ang Polya's 4-step procedure, hanapan natin ng sagot ang word problem na ito. Ang unang step ay tama! Understand the problem. Upang maintindihan ang problem, kailangang malaman ninyo ang sagot sa mga tanong na what is asked at what are given? Unahin na natin ang what is asked. Sagutin na mga bata. Tapos na ba? Ngayon, isulat naman natin ang sagot sa tanong na what are given? Isulat na ito. Tapos na ba mga bata? Anong inyong sagot? Ganito ba? What is asked? Halaga ng nabiling sapatos ni Grace. What are given? 2,540 pesos orihinal na presyo ng sapatos at 1,725 pesos na mas mababa sa orihinal na presyo.
kung ganito rin ang isinulat ninyo. Good job, kids! Ang gagaling ninyo! Ngayon, nasa pangalawang hakbang na tayo. Ito ay ang plan. Naisip nyo ba ang mathematical operation na gagamitin? Ano ito? Isulat nyo nga. Nagawa na ba? Ngayon, isulat nyo naman ang number sentence. Gawin nyo na! Naisulat na ba? Tignan nga natin kung tama ang sagot nyo. Operation to be used, subtraction. Number sentence, 2,540 pesos minus 1,725 pesos equals N. Katulad ba ito ng mga sagot nyo? Mahuhusay! Nasa step 3 na tayo mga bata, ang solve. Dahil alam na ang number sentence, may solusyon na tayo na pwedeng gamitin. Maari na tayong mag-subtract gamit ang column o vertical form. Isulat niyo sa column o vertical form ang mga numbers na isa-subtract. Ganito ba ang nagawa ninyo? 2,540 pesos minus 1,725 pesos. Tama! Ngayon, oras na ng pagsosolve. Mag-subtract na! Paalala mga bata na pag-aralan na natin ang regrouping sa subtraction. Ginagawa ito kapag mas mataas ang digit sa subtrahend kaysa sa minuend. Mag-solve na kayo! Nakapag-solve na ba? Ito rin ba ang inyong sagot? 2,540 pesos minus 1,725 pesos equals 815 pesos. Magkatulad ba tayo ng difference mga bata? Ngayong nakuha na natin ang 815 pesos bilang difference, kailangan nating tignan kung tama ang ating naging sagot. Ito ay sa pamamagitan ng fourth step. Sa fourth step, tayo ay mag-check or look back. I-add nyo lang ang difference na 815 pesos at subtrahin na 1,725 pesos. Dapat, ang makukuha ninyong sagot ay ang minuend na 2,540 pesos. Kung ito ang inyong makukuha, ibig sabihin, tama ang difference. Kaya, tignan natin kung wasto nga ito. I-add na ang difference at subtrahend sa column form. Nasulat na ba? Ganito rin ba ang isinulat mo? 815 pesos plus 1,725 pesos. Tama! Ngayon, i-add nyo na. Mga bata, paalala ulit. Mayroon tayong regrouping sa addition kapag sobra sa 10 ang sagot sa isang place value. Nasagot na ba?
Magkatulad ba tayo ng sagot? 815 pesos plus 1,725 pesos equals 2,540 pesos. Pansinin ang nakuha niyong sum. Katulad ba ng sum ang ating minuend? Oo, magkatulad ang sum at ang minuend. Pareho silang 2,540 pesos. Ibig sabihin, tama ang inyong sagot. 2,540 pesos minus 1,725 pesos equals 815 pesos. Ito ang halaga ng sapatos na nabili ni Glyza. Sa halagang 815 pesos nga, nabili ni Glyza ang pares ng sapatos. Ang uhusay niyo, mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Mga bata, isa pang word problem ang aking ibibigay. Sagutin nyo ang bawat hakbang ng Polya's 4-step procedure upang makuha ang sagot. Ngunit, sa pagkakataong ito, wala nang gabay mula sa akin. Kailangang magtiwala sa sarili at sa natutunan sa aralin. Ihanda ulit ang papel at lapis. Isa na namang matalino time para sa inyo sa pagbabalik ng Mathalino! 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 Narito ang word problem. Si Mang Carlos ay may 5,432 na mga alagang pato at manok. Kung ang bilang ng mga manok ay 3,719, ilan ang bilang ng mga pato? Gamit ang Polya's 4-step procedure, sagutin ang mga tanong. Unang hakbang, understand the problem. Mga tanong, what is asked? Susunod na tanong, what are given? Ikalawang hakbang, plan. Mga tanong, what is the mathematical operation to be used? Ikalawang tanong, what is the number sentence? Ikatlong hakbang, solve. I-solve mo na ang mga numbers. Ikaapat na hakbang, check or look back. I-check nyo na kung tama ang inyong nakuhang sagot. Tignan na natin kung wasto ang mga sagot ninyo. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang hakbang, what is asked? Ilan ang bilang ng mga pato? What are given? 5,432 bilang ng mga alagang manok at pato ni Mang Carlos. At 3,719 bilang ng mga manok. Ito ba ang inyong sagot? Tama! Palakpakan ang inyong mga sarili. Para sa ikalawang hakbang, what is the mathematical operation to be used? Subtraction. What is the number sentence? 5,432 minus 3,719 equals N. Ganito rin ba ang inyong sinulat? 2 thumbs up sa inyo! Para sa ikatlong hakbang,
solve. 5,432 minus 3,719 equals 1,713. Ito ang bilang ng mga pato. 1,713. Ito rin ba ang nakuha niyong sagot? Huwag niyo munang iwas to dahil kailangan natin gawin ang fourth step para malaman kung ito nga ay tama. Para sa huling hakbang, check or look back. Ganito rin ba ang inyong ginawa? Pareho ang nakuha niyong sum at minuend na 5,432. Ibig sabihin, tama ang inyong sagot. 1,713 nga ang bilang ng mga alagang pato ni Mang Carlos. Great job! Ang gagaling ninyo! Nasagot nyo ng tama ang word problem involving subtraction sa pamamagitan ng Polya's four-step procedure. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw, mga bata. Huwag kalilimutan ang mga natutuhang aralin ngayon dahil mahalaga ang may kaalaman sa mathematics. Muli, ako si Teacher Kim. Kuya, naibigay na ni Nanay ang regalo ko sa aking kaibigan. Talaga ba? Nagustuhan ba niya? Oo, Kuya. Tumawag nga siya sa akin upang magpasalamat. Ang sarap sa pakiramdam ng makapagbigay, Kuya. Tama ka dyan, Lina. Iba ang sayang nararamdaman kapag nakapagbigay ka rin ng saya sa iba. Natutuwa ako at lumaki kang mabuting bata at kapatid, Lina. Kuya Lino, ganun ka rin naman. Napakabait mong anak at kuya. O tara na, tawag na tayo ni Nanay para sa tanghalian. Tara! If you're solving word problems, you spell yes. If you're solving word problems, you spell yes. If the problem is hard and you want to solve it now, follow Polya's four-step procedure. Read and understand the word problem first. Then create a plan for you to follow it. Nice, you have the answer now. You may check and then look back. That's how Polya's four-step works in math. Mga bata, ang kabaitan at pagiging mapagbigay sa ating kapwa ay isang mabuting ugali. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao. Maraming mga paraan ang pwede nating gawin kung paano ito ipapakita. Hindi lamang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Hindi naman laging sa material na bagay ito masusukat. Ang simpleng pagpapahiram ng laruan sa kaibigan, pagtulong sa magulang sa paghahanda ng pagkain at pagtulong sa kapatid sa mga takdang aralin ay pagpapakita din ng kabaitan. Higit pa sa material na bagay ang inyong ibinigay. At ano ito? Pagmamahal. Maraming salamat sa panonood sa isa na namang episode ng Mathalino. Hangad namin na kami ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman at aral. Hanggang sa muli nating pagsasama, ako si Kuya Lino at nagsasabing, paalam!
ipahayagan ng dami ng ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at mabilang sa gabay ng ating mga